na po ay simula sa Miyerkules alas 12:01 ng umaga hanggang Sabado alas 11:59 ng gabi ay mapapasaya. Opportunity to inform that I have signed 6:00 a.m. this morning a new executive order declaring the following barangay. Barangay 185, Tondo. Barangay 374, Santa Cruz. Barangay 521, Sampaloc. Barangay 628, Santa Mesa. Barangay 675, Paco. Barangay 847. Sila po ay simula sa Miyerkules alas 12:01 ng umaga hanggang Sabado alas 11:59 ng gabi ay mapapasailalim sa lockdown. So maya-maya we will post it in our account. So the executive order will be furnished sa mga barangay official para maimpormahan din yung ating mga kababayan sa mga barangay na yun. At umasa naman sila sa maliit naming kaparaanan magpapadala ulit ng makakain ang inyong pamahalaang lungsod. And then we will trace, then we will test. For the meantime, alam nyo, as much as possible, ayoko talaga nag-lockdown. But if there is negligence on the part of the community na medyo napapabayaan nila ang kanilang sarili, as I have said, I am obliged to protect the neighboring barangay na nagbubuti naman. And this may continue as we progress. And maybe some barangays will also have experience lockdown in the coming days. But today, Monday, additional 6 barangays will be under a 4-day lockdown. Mayroon mamaya ang gabi po, magsisimula na rin po yung uniform curfew. Opo. So may paalala po ba tayo? Oh, thank you ha. Ako po ay nananawagan na sundin po natin yung mga lituntunin ng pamahalaan. Ito po ay para sa kabutihan ninyo at kabutihan ng lahat at kabutihan rin ng inyong mga mahal sa buhay. Kaya hanggang maaari tayo'y nakikisuyo na sumunod tayo ng pusa. May nagpapatupad man o wala, para rin naman ito sa papakanan natin. Kaya may plano po ba ang city na magpatupad ito ng nearby? Wala pa. Wala pa. But as I have said, there is an existing ordinance, Ordinance 5555. It's being implemented that no drinking in public places.
sapagkat lumagpas ulit sila sa 10. No? Ang ating criteria, kapag kumpirmado, kasi maraming mga lumagpang kwento-kwento lang, ito yung pag kinumpirma ng Manila Health Department na may umigit sa 10 at 15 pa na confirm infection sa isang barangay, they may be subjected to a lockdown. And it will continue as we progress kung hindi tayo talaga mag-inis. As you can see, yung pinagagawa natin sa taong bayan, siya naman din natin pinatutupad sa sarili nating bahay. Yung hinihingi natin disiplina sa kanilang bahay, hindi lang sa kanilang komunidad, ay ginagawa rin natin sa ating sariling bahay. So, what I'm saying is that nakikisuyo tayo, malaki ang porsyento ng infeksyon na nasa loob ng bahay. Nagkakahawa-hawa na mga kamag-anak, no? Mga pamilya. So, kaya kailangan ang disiplina, hindi lang sa kalsada, hindi lang sa workplace, pati rin sa kanilang bahay. We are under GCP, pero kailangan ng mindset natin GCP. Mayor, bukod po doon sa mga barangay na nai-lockdown na tapos na ila-lockdown pa kayo na anin, ilan po bang mga barangay yung mga sinusubaybayan ni Mugonitor sa COVID cases? 896. Lahat. Sinusubaybayan. Yung po may pinakamataas po na bilang ang sinusubaybayan. 896 binabantayan natin. Everybody is exposed, the possibility of being exposed in the city. That's why, I don't know if you heard me last week, sinabi ko, that I'm willing to lock down the entire city if there is a need to do that, to protect the every Manileños and those people who will come in and out of the city. As of the moment po, gano'n po kalaki ang percentage kaya magkakaroon po naman sana at ilan lang po shutdown ng Manila? Hindi ako magdadalawang isip. Basta nagpabaya tayo pare-pareho, nakalimutan na natin yung disiplina, I will put things in right perspective. I am obliged to do that. Kaya nananawagan talaga ako. Mahirap ang lockdown, napakahirap. Kawawa ang tao sa lockdown. Mainit, masikip. Ngayon pala naghahanap ng trabaho ang tao. Tapos malalockdown sila. You know, there are things that are being considered also before lockdown. That's why ginawa natin, nilagyan natin ng cap. No? Pag you reach 10 infection, confirmed infection, in your particular barangay, saka ka pa lamang malalockdown. Kaya sa mga barangay chairman, sa mga kagawad, tanong, kayo na atasan na, at kayo naman ilikasyon din, sa mga kumumulat, kaya kailangan, tukdin ninyo ang inyong tungkulin sa inyong mga kapitbahay. Basta kami, umasa naman kayo, hindi namin kayo iniiwan. We'll do our best to really be with you in this our fight. Wala pa akong bakuna. At nga ang bakuna, 6 na araw na. So, yan po ang katotohanan ng sitwasyon. At kung meron mang bakunang darating, hindi pa rin siya pangkalahatan. Pang medical frontliners pa rin siya. At kung may bakuna naman na tayo, no, alam ba, nagkabakunahan na, please continue to wear mask, wash your hands, and practice physical distancing. Kasi wala pa nagpapatunay na kapag ikay nabakunahan na, ay hindi ka na mahawa. If I can share some data to you with regard to our meeting yesterday, yung mga doktor or medical frontliners, 0.034 lang ang na-infect. 99%
sa kanila ay hindi nahawa ng kapwa nila medical frontliners na ngayon ay active cases din na mga medical frontliners sa anim nating Amerika. So that is a relative number, we cannot still conclude, but we are just stating the fact that those who are infected nowadays with regard to medical frontline, sila yung mga hindi bakunado. At yung mga bakunado na kasama nila for the past 2 weeks ay hindi naman nahawa. So malaking, malaking bagay talaga ang bakuna. And I hope it will come again. And kasi long overdue na yan. Okay, thank you po. Mag-iingat kayo. You can access Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye-bye!